nasa isip ng ka-LDR mo na, ah, okay, patay na patay sa akin to. Kapag ikaw babae, ha? Kapag ikaw babae, antayin mo. Yo, what's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Humolas TV. Mga ka-peeps, Humolas TV, subscribe ka na. Ang mga kinababaliwa ng lalaki sa ka-LDR na babae. So, check it out. One eternity later. So, ayun, let's start. Bale, ano to mga peeps, ha? Based lang siya sa aking experience, based sa mga statement ng friend ko. Kasi I also asked them about their opinion. Yung mga kinababaliwa ng ka-LDR nyo dati, yung mga ginawa nyo para mabaliw siya sa'yo. Parang yung as in, nananabik siya na na-meet ka. So, number one is, ito yung gawin mo, mga peeps. Ha? Hindi siya mga kalandian, ha? Mga tips lang to, ha, na pwede mong gawin para at least kabaliwan ka ng ka-LDR mo. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki, pwede siya sa afam, pwede siya sa lahat. Sa lahat ng klaseng ka-LDR. Number one is, huwag mo siyang kulitin. Meaning, huwag mo siyang kulitin, mga peeps, na yung kapag hindi lang nag-reply, yung parang na good morning ka sa kanya and then hindi lang siya nag-reply ng 1 minute. Yung parang atat ka, eh, natataranta ka, yung nirarat-ratan mo na agad yung ang dami mo ng message na sinasabi sa kanya, ganito, 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 bakit hindi na-reply, ganyan, ganyan. Naku, mga peeps, huwag mong gawin yan. Kasi isang sign lang yan na ikaw talaga yung naghahabol sa kanya. Yung parang kampante na siya na, okay, ikaw palagi yung naghahabol sa kanya, ikaw palagi na unang nag-message sa kanya. Yung ganyan, mga peeps, ha? Number two is, huwag kang maging obsessed. Yung parang ginawa mo ng, ano ba, hindi siya part-time, ginawa mo ng full-time work, yung pag-abang sa kanya. Yung palagi ka lang nakaharap sa phone mo kasi nag-aabang ng messages niya, nag-aabang ng video call niya, and kapag hindi nag-video call, nagiging paranoid ka. So, huwag ding maging obsessed, mga peeps, ha? For me, so number 3 is, may laman. Dapat yung pag-uusap nyo is may laman. Yung parang ano siya, quality over quantity. Yung kahit umabot na kayo ng ano, mga peeps, ha? Hindi kasi binibase yung pag-uusap nyo sa, hindi siya binibase sa tagal ng pag-uusap nyo. Bali, binibase siya sa quality ng pag-uusap nyo. Kung ano yung laman ng pag-uusap nyo, umabot nga kayo ng 3 hours sa pag-video call or pag-chat sa isa't isa, pero wala naman kayong ibang ginawa, nagtitigan lang kayo, wala kayong ibang ginawa, wala man lang. At least kahit pwede kayong mag-movie marathon together, pwede yan, mga peeps. Pero yung wala kayong ginawa, umabot kayo ng 5 hours, hello. Imagine, 5 hours na wala kayong ginawang dalawa, nagtitigan lang kayo. Number 4 is, be honest and open-minded. So, kapag hindi siya honest, mga peeps, at least ikaw, totoo ka sa sarili mo. Totoo yung mga sinasabi mo sa kanya. Hindi ka nag-hide sa kanya ng anything na wala. Pwede yung mga sikreto. Kasi syempre, hindi pa naman kayo nagkikita ng dalawa. Or pwede ding nagkita na kayo. Pero hindi kasi lahat ng sikreto is pwede mong sabihin. Pwede mo lang yung sabihin kapag kasal na kayong dalawa. Pwede din, mga peeps. Syempre, kasi secure ka na. Lalong-lalo na sa mga ano na bagay. mga sensitive na topic, mga ganyan, mga peeps. Pag in-offer ni Afam sa'yo mga ganito, gano. Syempre, mga Afam, gusto niya ng mga ganyang topic, ha? And pag tinanong ka niya na willing ka bang matuto ng ganito, willing ka bang kumain ng saging? Number 5 is, bigyan mo ng limitation ang pagpo-post mo sa social media. Kasi yung merong mga ano, ha, merong ibang, lalo sa babae, kasi katayang mga babae, napaka-selfie natin. Limit. Bigyan mo ng limitation din, mga peeps, yung pagpo-post mo sa social media. Kasi na-experience ko to dati. Maano tayo sa mga social media. And kung ano-ano lang yung mga bagay na pinapost mo, kumbaga, syempre, tapos tinatag mo pa yung ka-LDR mo, kumbaga, nawawala din ang excitement kasi palagi kang nag-update and palagi, syempre, palagi niyang alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Kapag yung, for example, na naglilimit ka lang sa mga post mo sa social media, yung afam mo, yung naka-LDR mo is nahihiwagaan siya kung anong nangyayari sa buhay mo,
kung ano yung mga ginagawa mo kasi hindi ka niya nakikita. Minsan ka lang niyang makita sa social media. Number 6. Sa number 6 is huwag magbigay ng validation. Okay lang magbigay siya, magbigay ka ng validation sometimes, but not every day or every hour, mga peeps. Ito yung example ng validation na I love you so much and I really miss you. Na ganyan, mga peeps, ha? Yung pag sinasabi mo kasing palagi na ganyan, mga peeps, ha? Yung nasa isip ng ka-LDR mo na, okay, patay na patay sa akin to. At pag ikaw babae, ha? Kapag ikaw babae, antayin mo na yung ka-LDR mong lalaki, ang unang magsabi sa iyo ng ganyan na yung sasabihin niya, I miss you. So, pwede mo sabihin din na nami-miss na kita, ganyan, ganyan. Pero yung validation na halos everyday kang nagsasabi ng ganyan na I miss you so much. Yung kumbaga, pampasok sa isip niya na patay na patay ka sa kanya and ikaw yung naghahabol sa kanya na okay lang pala na maghanap siya ng iba or matukso siya sa iba kasi nga patay na patay ka sa kanya, mga peeps. So limit din yung pagsasabi ng, pero hindi ako against sa mga ka-LDR na ganito sila, na mga sweet ganyan. Sinasabi ko lang to based sa aking na experience dati, ha. Doon na tayo sa number 7. Sa number 7, mga peeps, huwag ka mag-initiate palagi. Ano ibig sabihin na huwag ka mag-initiate palagi? Yung ikaw palagi yung unang nagbe-message sa kanya, unang nakikipag-video call sa kanya, yung ikaw na lang palagi, as in, kumbaga, susubuan mo na lang yung ka-LDR mo, and then, ngunguya na lang siya. Kumbaga ganon, siya hindi na din nag-e-effort para sa inyong dalawa. Kasi sa LDR, mga pipsa, hindi lang ang babae yung palagi nag-e-effort. Hindi lang din yung lalaki ang palagi nag-e-effort. Dapat balance siya, mga pipsa. Pero, kung ikaw babae, huwag mo iparamdam sa kanya na palagi kang naglulong sa kanya. Yung parang hindi ka nabubuhay pag wala siya. Doon na tayo sa number 8. Sa last na tayo, mga peeps, is mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Yung sinabi ko na kanina na huwag mong i-depend yung happiness mo sa kanya. Huwag mong i-depend na yung parang nag-aabang ka na lang palagi na ganito, and then napaparanoid ka kapag hindi siya nag-reply, and yung parang nag-iisip ka ng mga negativity kapag hindi siya nagparamdam. Hayaan mo lang, mga peeps, ha? Hayaan mo na siya palagi yung maunang magparamdam. Sa ikaw, ang gawin mo is mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung dati na ito yung sa mga nag-meet na kayo, ha? Kung nag-meet na kayo dati, inaalagaan mo siya, ganyan, ganyan, and then nagka-LDR kayo ulit, siyempre, sa time na yan, doon ka muna mag-focus sa sarili mo. Huwag yung palagi kang, basta yung palagi, gusto mo palaging dumikit. Dumikit talaga. Gusto mo palaging nag-a-update sa'yo. Hindi kasi ganyan, mga peeps. Kasi pag palagi din, is nagkakasawaan din siya. So, based lang din siya sa mga experience ko dati, mga peeps. That's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I am now signing off. Mga peeps, laging makinig kayo. Lahat ng to'y para sa inyo. Magbibigay advice at payo. Homolastic.